Hello mga ka-chicken farming alpha adventurer. My name is JC De Guzman. I would like to invite you this April 1, 2023, Sabado yan, from 9 a.m. to 4 p.m. para sa online chicken farming business seminar. I-emphasize ko lang yung word na business, hindi lang ito chicken farming. Dahil kung chicken farming lang ang habol ho ninyo, hindi nyo na kailangan makinig sa akin. Dahil sangkatutak na yung mga video na patungkol sa farming per se, chicken farming per se, dyan sa YouTube. Pero kung hinahanap nyo ay usapang may kwentuhang may kwentahan na kung saan ang pinag-uusapan ay hindi lang pagmamanok, kundi negosyong pagmamanok, I would like to invite you no, to listen from my experience, yung aking science-based, experience-driven, at technology-oriented na pagninegosyo through chicken farming. Ayan. Now, tatlong bahagi ang pwede kong ituro sa inyo at pwede nyong matutunan sa akin sa April 1, Sabado. Ano yan? Una ay yung cultural management. Pangalawa ay yung economics ng chicken farming business. Pangatlo ay yung marketing. Lahat ng tatlong binanggit ko, they are of equal importance. So huwag niyo akong tatanungin kung alin sa tatlo ang pinaka-importante, dahil sometimes yung iba sa inyo gusto ay skip na lang yung isa sa tatlong yan at mag-online na lang, umaten na lang doon sa pinaka-importante. No, they are of equal importance. Kahit gaano ka pakagaling mag-alaga ng manok, kung hindi mo siya alam ibenta, o kung hindi mo alam paano magbenta with consistency, with respect to your branding, mahihirapan ka sa disposal. At hindi rin naman po pwede yung magaling ka lang sa marketing, tapos hindi naman maganda ang quality ng mga binebenta mo. So, maaaring hindi ka makakuha ng repeat customer pagka ganun. And at the same time, kailangan kabisado mo yung economics ng pagninegosyo gamit ang mga heritage or purebred chickens tulad nga ng Rhode Island Red na siyang i-feature ko dito sa online chicken farming business seminar na binanggit ko. Ayan, no? Cultural management, economics, at saka yung marketing. Pag-uusapan natin yan from alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa April 1, Sabado. Dahil online yan, whether OFW ka o nandito ka lang sa Pilipinas, hindi nyo pare-pareho kailangang bumiyahe. Even na, hindi ko kailangang bumiyahe. Pare-parehas lang tayong nandyan sa kanya-kanyang bahay natin. So, April 1 yan, Sabado. Mark your calendar na, no? Kung may trabaho kayo doon, sa araw na yon, you may want to file a leave na kaagad. So, magkano ang babayaran? Ilalagay ko yung link sa description ng video na to. I-click nyo yung link na yan at makikita nyo doon magkano ang babayaran, papaano magbabayad, at papaano yung registration. Nandyan na lahat, no? Now, gusto ko lang din i-mention yung specific na pag-uusapan natin doon sa cultural management. Ituturo ko sa inyo yung housing program. Pangalawa is yung breeder selection program. Pangatlo ay yung egg selection program. Yan, itlog pa lang ng manok, talagang na-filter na sila bago pa sila maging candidates for incubation. No? So after ng egg selection program ay yung incubation program. Marami tayong kailangang malaman na technical sa pag-i-incubate. Paano mag-incubate, anong mga kailangang i-prepara bago ipasok ang mga itlog sa incubator. Pag nasira ang incubator, paano siya dapat ayusin, yung mga common errors sa incubation. Pag-usapan natin yan. And then yung brooding program, dahil nagpisaan na yung mga in-incubate mo, ibubrood mo na sila. So pag-usapan natin yung brooding program ko. And then ika-anim, yung growing program, dahil papalaki na sila, di ba? Growing program. And then laying program. After ng laying program, pag-uusapan natin yung biosecurity and vaccination. Ayan. And then panghuli, pag-uusapan natin yung mga common diseases para alam ninyo kung ano ba ang tamang gamot sa ganitong klase ng sakit ng manok. At paano natin malalaman na yung manok natin ay may ganitong sakit siya. Nang sa gayon, hindi pa na antibiotic ang atake natin sa panggagamot ng mga manok. I understand by just observing sa mga chicken-related Facebook groups, alam ko ang pinakapamusong banat ng marami sa mga nagba-backyard raising ay kung
ay ano, kung kahit anong sakit ng manok ay palaging ina-antibiotikan. Kailangan alam natin kung ang tumama ba sa manok natin ay bacterial or viral infection. Dahil kung viral infection yan, hindi po treatment ang antibiotic. The most that the antibiotic can do kapag viral infection yan is just to prevent secondary infections. Importanteng maintindihan ho ninyo na ang antibiotic, ang kanyang nagagamot ay bacterial infection lang. Whether hayop o tao ang pinag-uusapan. O, tingnan nyo ang COVID. Yung COVID vaccine, hindi yan gamot sa COVID. O, ako nga eh, nagka-COVID ako kung kailan ako nagka-booster shot. Booster shot na nga yun eh, no? So, hindi siya treatment sa viral infection ng vaccine. Ano siya? Prevention siya. Hindi siya treatment, prevention siya. Now, sa antibiotics naman, ang kayang gamutin ng antibiotics ay bacterial infection. So, kailangan alam natin yung mga common diseases. Alin sa mga common diseases ng manok ang bacterial o viral infection? Nang sa gayon, alam natin kung a-antibiotikan mo man yan, alam ninyo kung yung antibiotic ba ay para dun sa sakit na ginagamot ninyo o para lang siya sa secondary infections na maaaring idulot ng viral infection yung tumama dun sa inyong alagang manok. So, hindi siya kahit ano na lang, sige, basta nagkasakit, antibiotic na yan. Hindi ho tama ang ganun, no? So, hindi tama ang ganun. Kasi parang ang ginagawa mo nun, masakit ang tiyan mo, tapos ininom mo by Jessic. So, or masakit ang ulo mo, ininom mo Diatabs. So, parang ganun ang nangyayari, no? So, yan ang mga matututunan ho ninyo. Ibabahagi ko sa inyo sa April 1, Sabado yan, 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon. Cultural management pa lang yan, di ba? Cultural management pa lang yan. And I promise you, ano? I promise you na yung matututunan nyo sa akin sa cultural management ay hindi siya Xerox copy lang nung mga cultural management seminars na inisponsoran ng Department of Agriculture and Bureau of Animal Industry na ilang taon nang naka-upload sa YouTube. Kasi baka mamaya isipin nyo na nanonood lang yan ng mga seminar sa YouTube, mga seminar ng gobyerno. Tapos ipaparaphrase lang yan kapag sa seminar niya. O kapag ho ganun ang nakita nyo sa seminar ko, and this is my satisfaction guarantee, kapag nakita ninyo na parehong-pareho lang yung nasa YouTube, message me, hingi kayo ng refund. Walang katanong-tanong, i-refund ko kayo. Okay? That's my satisfaction guarantee. Dahil kung sasabihin ko sa maghapong yun, ay kaparehas lang din ang pare-pareho natin mahahanap, mapapakinggan sa YouTube. Ako mismo hindi na ako magsasayang ng panahon kakadada doon sa maghapon na yun. No? Bakit pa ako magpapagod kung pare-pareho naman nating matututunan ng libre yung sasabihin ko sa YouTube. Ano? Dahil wala sa YouTube yung mga ituturo ko. Karamihan sa mga ituturo ko wala sa YouTube. Ano? So, may reason kayo ngayon para umaten sa online chicken farming business. Hindi lang siya chicken farming seminar, ha? It's an online chicken farming business seminar. Notice the emphasis. Okay? Magne-negosyo tayo, hindi lang tayo maglilibang. So, pati ng pagne-negosyo natin gamit ang manok ay ang paglilibang na rin. Ako, nalilibang na rin ako sana eh. Sa negosyo ni Alpha Agventure. So, doon naman sa economics, ituturo ko sa inyo ano-ano ang mga expenses na dapat ilista. Paano sila kukwentahin? Paano sila kukwentahin kapag ba nagpatayo ka ng bahay ng manok? Yung lahat ng ginastos mo doon, tama ba na expect mo na within 2 years ay mababawi mo ka agad? O hindi? Kung hindi, paano mo tsatsap-tsapin yung pinagkagastosan mo? I-divide mo ba by 5 years, 10 years, or whatever? Ituturo ko yan, no? And then, paano kukwentahin yung selling price? Ang dami ho sa inyo nagtatanong sa mga chicken-related Facebook groups. Tinatanong nyo magkano ang presyuan ng Rhode Island Red sa ganitong edad, sa ganitong lugar. Mali yung ganun para sa akin. Bakit? Ni isa dun sa mga miyembro ng FB group na pinagtanungan ninyo, ang hindi naman nakakaalam kung hindi nila nalalaman, hindi namin alam kung anong pinagkakagastosan ninyo sa pagpapalaki sa mga manok na gusto niyong ibenta. So, kung sasabihin ko na, benta mo ganito, ganyan, gayahin mo na lang ang presyo ko din. Parehas lang naman ang manok binibenta natin. Hindi rin tama yun.
dahil magkaiba tayo ng pinagkakagastusan, ng standard, ng poultry farming practices natin, magkaiba tayo, hindi tayo same, no? So dapat ang pag-a-identify ng presyuhan dyan ay kanya-kanyang computation yan. Kanya-kanyang computation. Kung meron ka man pwedeng tanungin dyan, ay dapat nakaharap ka sa salamin. At yung makikita mong mukha, tao doon sa salamin, siya dapat ang tanungin mo. Kung paano dapat ang presyuhan mo dyan. So, tanungin mo ang sarili mo, no? Kumpitin mo lahat ng pinagkagastusan mo. Tanungin mo sarili mo, ilang percentage of profit ang magpapasaya sa'yo. Ang gusto mo bang maging kita mo dyan ay 20%, 30%, 50%. Yun ang magiging patong mo doon sa ginastos mo, doon sa sisiw, sa itlog na yan, sa breeder na yan at that age. Pag na-compute mo na ang ginastos mo doon sa manok na yan, whether itlog pa yan or may buhay na, i-multiply mo lang doon sa kung ilang porsyento yung profit margin na gusto mo. 1 times 1 point, kung ilan man yung 1.2 o 20% ng profit margin mo, makukuha mo na nun yung selling price mo. Ayan. And then konting adjustment para may palugit ka doon sa mga gustong tumawad kahit walang kasalanan sa'yo. Okay? Para kapag halimbawa, bentahan mo 125 pesos, eh, tumatawad siya, pwede mo siyang bigyan ng tawad ng 5 piso, 120 na lang, halimbawa. O, di pasok pa rin doon sa profit margin na magpapasaya sa'yo dahil na-anticipate mo na yung mga hihirit ng tawad na walang kasalanan. Okay? So, yan ang economics, no? So, ituturo ko sa inyo yan. At sa economics na discussion, sa discussion na to patungkol sa economics, ipapakita ko sa inyo kung sa aling business model, mas magandang kita as far as Rhode Island Red is concerned. Maganda bang kita kung table egg production lang, kung magbebenta ka ng fertilized eggs, kung day old, kung 2 to 3 week old, kung 1 month old, kung 2 to 3 months, kung 4 to 5 months, kung 6 to 8 months, idedemo ko lahat sa inyo yan. Ayan. So magiging kwentuhang may kwentahan talaga tayo. Huwag po kayo mag-alala, hindi po scientific calculator ang kakailanganin natin. Basic na calculator lang. No? Kahit nga mag-scratch paper lang tayo, mako-compute natin yan. Hindi natin kailangan ng high-tech na calculator. That I promise you. Basic arithmetic, walang geometry, walang algebra. Ayan. Walang trigonometry dito. Okay? So, yun ang tungkol sa economics. Sa marketing naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagawa na kapag tinanong mo si Google ng, tinype mo ganito, who is the number one backyard farm in the Philippines? Enter. Paano ko nagawang si Alpha Adventure ang tinuturo ni Google? Pag ginoogle mo ulit, where to buy Rhode Island Red? Enter. Paano ko nagawang Alpha Adventure ang nasa pinakatuktok ng first page ni Google Philippines? Pag tinype mo ulit, where to buy or Rhode Island Red for sale, enter. Where to buy Black Australorp, enter. Black Australorp for sale, enter. Where to buy Peking Duck, enter. Peking Duck for sale, enter. Where to buy Americana, Americana for sale. Where to buy Philippine Native Goat, Philippine Native Goat for sale. Bang, bang, bang. Paano ko nagawa lahat yun? Si Alpha Adventure ang nasa pinakatuktok ng first page ni Google. Paano ko nagawa yun? I-share ko sa inyo yan. And paano din ako sa social media marketing? Paano ko ipinapakilala ang produkto ni Alpha Adventure through dialogue, through conversations sa mga Facebook groups? At paano ako nagmamarket through video? Ano yung something na meron sa akin, meron kay Alpha Adventure, na wala sa ibang mga vloggers ng backyard farming? Okay? Anong meron kay Alpha Adventure sa YouTube niya kung bakit karamihan sa mga feedback ay dinidifferentiate ang mga videos ni Alpha Adventure sa ibang mga farm-related vloggers? Bakit nila mas nagugustuhan kumpara sa iba? Ano bang recados meron ang pagbibideo ko na ganito? No? Ano pa ba? So, modernong pagmamarket, ang ituturo ko sa inyo. No? Hindi ko kayo tuturuan kung paano
magkalat ng mga pulietos, pamphlets sa daan, hindi ganun. Paano magdikit ng sticker ng mga Rhode Island at binibenta sa mga poste ng kuryente, hindi ganun. Modern digital marketing ang ituturo ko sa inyo. Okay? So, cultural management, economics, at saka yung marketing, pag-uusapan natin yan. Kaya matulog kayo ng maaga, ng maayos, kumain, mag-almusal, para hindi kayo inaantok, no? Sa seminar natin ito. 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon, online, mag-register kayo. Ang deadline ay sa katapusan ng Marso. Okay? Pagkatapos, April 1 yan, Sabado, ha? Hindi yan April Fools, no? Baka isipin nyo, April Fools lang itong pinapakinggan nyo ngayon, no? So, Sabado yan. Nasa description ng video na to yung link kung saan ninyo makikita lahat ng topics, magkano, paano magbabayad, at anong form ang i-fill out pag nagbayad na. Okay? So, i-click nyo na ang description ng video na to. Nasa comment na rin. Ipopost ko na rin sa comment section yung link paano mag-register. So, I will see you on April 1, Saturday from 9 a.m. to 4 in the afternoon. OFW ka man o hindi. See you there!